Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tama na minsay, umibig at nagmahal sa'yo ng labis. Pag-ibig na... Kagawa mo naman si Brennan, awa mo. Pag nagsalita ang testigo, mapapawalang sana si Brennan. Yun ay kung papakasad ka sa akin. Papatawag ka sa akin. Cassandra, may bagong witness. Ngayon ang araw na ibababa ng hukuman ang desisyon. People of the Philippines versus Brennan Rodolfo Zarate Galang. Your Honor, may I have permission to speak? Sige, sabihin mo kung anong nasa loob mo at bilisan mo. I have a new witness. I'd like to call on Miss Myla Lumbao. Pinipensan lang po ni Sir Brennan yung sarili niya. Wala pong krimen na nangyari. It was an accident. Brennan did not kill anybody. No further questions, Your Honor. Thank you, Miss Lumbao. Galing-galing mo, Myla. Pwede kang best actress. Dahil dyan sa ginawa mo. Napakabait na ako. Nag-aasawa na lang ako. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Matagal ko nang gustong pagsumbo sa mga police ng folders na nakita ko. Kaso, Justine, inakot niya ako. Sabi niya, maliliin lang daw ako. Pero kinalaunan, sinabi niya na rin sa akin na pwede raw akong tumisigo. Siguro naawa na lang siya kay Brennan. Hindi, Myla. Ginamit ka lang ni Justine. Matatandaanin ng linggong nakakaraan, isang kakaibang pangyayari ng pigilan ng abogado na nasasakdal ang pagbaba ng hatol laban kay Brennan Zarate Galang upang maglabas ng panibagong witness. Ngayong araw nga ay lalabas na ng hukumang ito ang desisyon ng korte. Ngunit ang tanong ng marami at ang pinakamahalagang tanong sa lahat ng ito, guilty or innocent ba si Brennan Zarate Galang? Sa kasong People of the Philippines versus Brennan Rodolfo Zarate Galang, ang hatol ng hukuman sa kasong homicide ay not guilty. I did warn you. Sinabi ko madaming ahas sa paligid. I bet you right now you're wondering how, when, and why this all happened. At kung saan papunta to. Halika, mag-usap tayo so we can talk about your future. Let's go. Galang, ano pong plano niyo? Magsasama po ba kayo ulit? Please, let's leave Mrs. Galang alone. Kawawa naman siya. Pabayaan na natin siya manahimik. But to answer your question, no, hindi na sila magsasama ni Brennan. They're getting an annulment. Eh, hindi mo ba alam? Mag-file po ba kayo ng annulment? Yes, they're filing for annulment. Attorney Romano, matanong ko lang po, hindi po maikakailang napakagandang lalaki po ni Mr. Galang. Hindi po ba kayo development lang ba sa kanya o nagkagusto during the trial? Well, katulad ng sinabi mo, napakagwapong lalaki ni Brennan. Sino babae hindi magkakagusto sa kanya? Balagay ko po, the million peso question is, ano po kaya at sinong babae ang papasasapanlasa ni Mr. Galang? Well, sa tindig niya, obvious naman siguro kung sino nababagay sa kanya, hindi ba? Hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kanina. Huwag ngayon, Justine.
Bakit? Sinabi ko ba yan nung kinakailangan ni Brennan ng tulong ko? Baka nakakalimutan mo yung pinag-usapan natin. Nangako ka. Natutuparin mo yung pangako mo kapag pinupad ko na yung akin. Di ba? Congratulations again. Sandra. Oh, let's go. Let's celebrate pagkapanalo natin. Para makahinga naman ang fresh endo si Brennan. Tama. Fresh everything. Pati beer at pagkain. Di ba, pare? What? You guys go ahead. Habulin ko lang si Megan. Bakit kailangan mo pang hanapin si Megan? I have some unfinished business with her, di ba, sis? Okay. Hanapin mo siya. Pero make sure hindi mo siya iimbitahan sa celebration natin. Baka mamaya ako ang susunod na makukulong. I promise. So, we'll see you later? Yes, we will see each other later. All right. Okay. Congratulations. See you. Have fun, everyone. Anong pangako? Na ilalabas ko yung testigo na makakapagpalaya kay Brennan. Diba? Malaya na si Brennan yun. Baka sumunto pa rin yung pangako. Pangako ba ka mo? Anong klaseng pangako yung Justin? Kaibigan mo yung testigo. Kaibigan natin. Nung una, ayaw mong magtestigo, tapos ngayon, gagamitin mo para lang makuha yung gusto mo? Ano ka ba, Justin? Ganun ka ba kadesperado? Pati mga kaibigan mo, gagamitin mo, tapos ngayon, inaasahan mong mamahalin pa kita? Paano ako magpapakasal sa isang taong tulad? Diyan yung magpapaliwanag ako. Huwag na. Dahil hindi rin ako maniniwala sa'yo at hindi ako maaapo. Murahin mo na yung pagkakaibigan natin. Ayoko nang makita pagmumukha mo kahit kailan. Kailangan niya makita yung galit ko para tumigil na siya sa mga pinagagawa niya. Tagal na ba talaga sa bato yan, Yanni, na hindi ka papakasal kay Justin? Noong una naman, alam mo, Justin, hindi mangyayari. Kasi sabi niya sa akin, pag nagpakasal kayo, papakabait na siya at saka aalis na siya doon sa... Aalis saan? Saan? Wala. Aalis na pala ako papuntang probinsya para doon na muna ako magtrabaho. Papakalayo-layo na muna ako dito. Bakit? Di ba, Yanni, mas masarap sa probinsya. Mas tahimik. Tsaka gusto ko na muna lumayo kay Justin. Ando. Paano ba sa'yo eh? Natanggapin mo ba? Pag na-absuel to si Brennan, papakabait na ako. Mag-aasawa na lang ako. Ganun ka ba kadesperado? Pati mga kaibigan mo, gagamitin mo, tapos ngayon, inaasahan mong mamahalin pa kita? Paano ako magpapakasas sa isang taong tuloy? Natanggapin mo ba rin eh? Sige. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi ko alam ang tanga-tanga ko? Ang tanga-tanga. Ang tanga-tanga ko. Jesse.
na kasalanan ko ang nangyari kanina. Ha? Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang na sana kung hindi ka dumating, hindi magkakagulo, hindi ka magkakaganyan. Kung hindi ako dumating kanina, baka kung walang nangyari sa'yo. We were partners. We were against all odds. Kapag hindi siya yung makasama ko, hindi ko alam kung paano ako mabuhay. Hindi, Maygan. Hindi totoo, hindi mo alam. Alam mo, but you refuse to recognize it. Binili mo yung loyalty ni Yami para hindi ka nila pagtaksilan. Pero anong ginawa mo? Nagtaksil ka sa sarili mong asawa. Hindi mo siya hinayaan sa taong mahal niya. Megan, maraming salamat sa pagiging mabuti mong kaibigan sa akin, pati na rin sa pamilya ko. Alam kong huli na ang lahat, pero humihingi ako ng tawad sa'yo. Sa isla pa lang minahal ko na si Brennan. Kahit alam kong mali dahil alam kong may asawa siya. At hanggang ngayon, mahal ko siya. Inilihim ko ito sa'yo at pilit kong lalabanan. Dahil pinapahalagaan ko ang pagkakaibigan natin. At ayokong masira ang pamilya niyong dahil sa'kin. Sana mapatawad mo ko, Megan. I'm sorry our marriage ended this way. Hindi tayo naging perpekto bilang mag-asawa. Nagkamali tayo sa isa't isa. At gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. May mga kasalanan din ako sa'yo, Han. So please, forgive me too. I promise you, aalagaan ko si 30 palagi. He'll always be my son, and I will always be a good father to him. Hindi ko siya pababayaan. Mamahalin ko siya ng buong buo. Thank you for all the good memories, Megan. I love you, mommy.
nagmimiss ko itong apo ko, ah. Ha? Tudy? Nagmiss ba, Lolo? Pa, maraming salamat, ah. At, Juliana, thank you so much for coming. Pumabawi lang ako. I'm really sorry I wasn't there for you during the trial. Nag-iipon pa ako nun ng lakas ng loob. Pero kumusta ka na? Okay ka na ba? I'm good. I'm actually okay now. I hope you will be too. Go ahead, man. Thank you. So what's your plan now, iho? Ma, pa, pinag-isipan ko talaga to. At I've decided I'm quitting being president and CEO of Zarate Foods Corporation. I'm sorry, pero nung nasa kulungan ako, marami talaga ako na-realize dun eh. Maraming mga bagay sa buhay ko na hindi ko nagawa. So from now on, I want to be independent. Gagawin ko lang yung nasa puso ko. Yung gusto ko talagang gawin. I hope you understand. Natuwa rin ako, anak, sa mga pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko nakita yung mga paharap mo. Pakaharap ko lang ang pilit kong pinagagawa sa'yo. Hindi pa uli ang lahat. Ibibigay ko sa'yo kalayaan mo. Amanda, ikaw ang papalit sa posisyong iiwan ni Brennan. Alam kong karapat dapat ka maging presidente ng Zarate Foods. Salamat pa. Ate, congratulations. Congrats, Amanda. Let's go. Alam ko naging mahalaga itong hotel para sa inyo lahat. At kinalulungkot kong sabihin sa inyo na isasara ko na to. At ibenta ko na sa ibang corporation. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo aalis dito without the proper compensations. Maraming salamat. Kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan namin lahat. Ano nang plano mo ngayon? Alam mo, nung nasa kulungan ako, marami akong na-realize na marami akong nasayang na panahon dun. That's why nag-resign ako sa Zarate. Simula ngayon, Yanni, gusto ko lang gawin yung mga bagay na masaya ako. Ako magsisimula na lang ako ulit. Tulad ng dati. Tahimik lang. Can I visit you? Kung saan man yun, pupuntahan pa rin kita. Bakit naman hindi? Pero siguro wag muna ngayon. Hihintay ako para sa'yo. Huwag ka magpapangako. Kailangan natin mag-isip muna. Kailangan natin isipin yung mga bagay na yung mga gusto natin gawin sa buhay natin. Mag-antay na lang tayo ng tamang panahon. Ewan ko kung gaano katagal, siguro isang taon, dalawang taon,
limang taon. Di ko alam. Kahit 10 taon, hihintayin kita. I promise I'll wait for you. Huwag na. Paano kung makalimutan na natin yung isa't isa? Kaya magbago yung nararamdaman natin. O kaya dumating yung ibang tao para sa atin talaga. Yung tama para sa ating dalawa. Tadhana para sa isa't isa. Magkikita at magkikita pa rin tayo. Sa tamang oras. Sa tamang lugar. Yung malaya na natin masasabi sa isa't isa na ikaw lang at ako. Sabi ko'y hindi pa rin magbabago ang pag-ibig na inalay ko sa'yo. Kaya ko nang tanggapin ang sakit na darating habang buhay ay at nagmahal sa'yo ng labis. Pag-ibig na wala kasi yung kalimbo namin, go lang ng go! Parang kagawa ni Kuya, gumagaw lang lagi, di ba Kuya? 300. Kailin mabilang hiniling na, 1-5-5-5. Kailin na Kuya, ha? Sige. Kuya, sige lang. Uy, wala ka na naman sa sarili. Ha? Kaya naman pala may picture para si Chef Brennan dyan. Ay, meron ba? Kaya pala hindi ko binabasa yan. Hindi binabasa ko mukha ni Kuya Kimo. Ate, para ko sa'yo. Para sa akin? Kayo galing? Hindi ko po alam eh. Uy! Sabi ko'y hindi